Good morning, mapaingaga sa iyong atanan. Welcome sa aking vlog. Sa mga hindi po nakakilala, ako po ay nasa Hong Kong, nagtatrabaho bilang isang foreign domestic helper. At ito po ang aking holiday. Today is Sunday. Ayun nga po, at may sarili akong kwarto, may sariling CR at malaki ang bed. So ayun po, papunta po ako ngayon ng Central. Gawa nga po na meron akong pitik a pinagamit na second hand. So bago po ako dumating pumunta ng Central, dadaan po ako ng Causeway Bay kasi meron akong nakita doon na parang kantina na nagtitinda ng fish at saka chicken. Kasi guys, mas masarap naman talaga ang fish at saka chicken kumpara sa baboy, kaya ayoko ng baboy. So ayun nga po, nasa Central na ako. Sa mga nandito na sa Hong Kong, alam po nila na ang Central ang pinaka busy na street. Ano ba? Street. Bahala na kayo. Basta kalye yun. Ganun yun. And then, aakyat po ako sa worldwide. And then, pagbaba ko, nakita ko si ate na kumikending. Kumikembot si ate. At take note, hindi siya bata-bata pa. Medyo may edad na si ate. Pero, don't care siya. She don't care. Ano ba? Pa-English-English ka. Ganun naman pala. Wala siyang pakialam sa paligid niya. Anyway, wala naman talaga tayong pakialam sa kanya. So long as wala naman siyang ginagawang masama, diba? Wala naman siyang nilalabag na bata. Kasi dito sa Hong Kong, ganun yun, masyadong liberated. Hindi, meron din silang pagka Maria Clara, pero pang ganyang bagay, hindi nila masyadong umiintindi. So ngayon nga po, naglalakad ako ng, I forgot the name of the street. Pero yan po, so pagdaan ko po dyan, nakita ko sila ate, ayan, nagkakasayan. Hindi ko alam kung nagpa-practice sila or talagang sayaw na talaga nila yan. I don't know. Pero nang makita ko sila, so binidyuhan ko na rin din sila para mayroon akong makontent. So ang hula ko dyan, yung naka-white dyan, yung parang pinaka-leader dyan. Kasi siya, lahat ng mga tao nakatingin sa kanya, I mean lahat ng mga nasa likod ay sinusundan siya. So siya ang leader. Then sa dulo naman, makikita nyo ang ating mga, siguro ko mga Chinese ito, mga employer ito. So meron din silang sariling activity. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 3 years mahigit na po na wala silang activity na ganyan dahil nga po sa COVID. So guys, yan po ang sitwasyon dito sa Hong Kong every Sunday. Hindi ko po malilibot ang buong Hong Kong in one day lang. Kasi ang pagkakaalam ko, ang Hong Kong is malaki din. Sabi nila maliit, pero para sa akin malaki kasi hindi mo yan maiikot in one day lang. So sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, ito lang masasabi ko, kung willing kang pumunta dito, hindi ko naman sa sinisiraan yung mga Chinese na tao dito, pero napakasela nila in terms sa pagtatrabaho. At pero kung kaya ng iba, kaya namin, kaya mo rin yan, kaya mag-apply ka na. Pero so far, wala po akong maibibigay sa inyo na agency kasi nga po, ako po ay matagal nang hindi nag-agency, puro direct hire na po ako kasi dito ko nakakahanap ng amo. Okay, bye-bye!